Hello mga ka-garden! Good morning sa inyo! Welcome to my channel! Ayan guys, nakikita nyo po ba yung nasa likodan ko? Oh. Diba, ang dami niyang bunga? Ka-garden, yan po yung mga resulta ng mga ginagawa ko na organic fertilizer. Talagang effective po talaga. Effective pang pabulaklak. Effective pa palaki ng bunga. Ayan po. Dati po, pag nagtatanim ako ng kamatis, pag namumunga na, namuroblema ako kasi ang mga dahon niya nakukulot. Tapos yung mga bunga niya, mga sira, halos wala akong napakinabangan. Nasayang po yung mga hirap ko sa pag hahakot ng tubig para madiligan, tapos nung magbunga po hindi ko napakinabangan. Pero ngayon, ayan, sulit na ang aking hirap. Halos araw-araw iba-ibang klase ng fertilizer, ng organic fertilizer ang dinidilig ko sa kanila kasi bawat isang klase ng fertilizer kailangan 10 beses lang isang linggo. Ayan. Samahan niyo ako mga ka-garden, ipakikita ko po sa inyo lahat yung aking mga tanim dito. Ayan mga ka-garden. Ayan po oh. Wow, ang dami, ang lalaki na. Mga ilang araw na lamang po, maha-harvest ko na to. Ang tangkad niya mga ka-garden, ang taas na niya, halos lampas na sa akin ang kanyang taas. Lalo na po yung isa na to oh. Ayan. Tinaasan ko na yung kanyang tukod. Nanginayang akong putunin eh. Ganun talaga ako pag ano, nanginayang ako. Sayang yung ibubunga niya. Hanggat saan ang gusto niyang itaas niya, sige lang. Susuportahan ko siya. Yan mga ka-garden oh. Daming bunga. Ang ginagawa ko lamang po dito, araw-araw, ang dinidilig ko sa kanila yung organic fertilizer na ginagawa ko. Palit-palitan lang po, iba-iba araw-araw. Bihira ko lang silang diligan ng pure na water. Ni-sprayan ko din niya ng ano, yung ginawa ko na balat ng itlog, pinermen ko sa suka. Yan. Isang beses, isang linggo yun. Tapos yung seaweed fertilizer para sa pamumulaklak niya. Ang dami niyang bunga, mga ka-garden. Yan. Ito, maanahan ko yung kanyang gilid, kanyang didiligan ko kasi yung kahoy niya oh, nagkaroon ng anay. Yung lupa, umano na sa, kailangan buwasan ng tubig. And then, ito, nagtanim din po ako ng pipino. Mataas na. Mataas na siya, oh. Pagkapangin ko yan dyan. At yung ating pechay na purple. Ayan. Marami ko tinanim dito kaso ito lang ang nabuhay kasi kinain ng mga susuk, mga ano, kuhol. At ito naman po mga balde na to, yan, compost bin ko po yan. Nilagay ko sila dito para yung pinakakatas niya maabsorb ng ugat ng kamatis. Isa din po yan, nakakapagpa-healthy. At tingnan nyo tong aking alokbati mga ka-garden, ayan o. Tingnan mo naman yung dahon niya, malaki pa sa kamay ko.
Ang taba niya. Sarap nito sa sinabawa na isda o kaya yung lauoy sa Bisaya. And then, dito din po meron akong pipino. Ayan, pagapang ko lang yan dyan. Ang ating mga kangkong. At luya. Ayan o, kangkong natin. Pag magsisigang ako ng karne o isda, dito lang ako kumukuha. Kailan lang eh, ang ano nito mga luya ko. Ngayon, healthy na talaga sila o. Oh. Yung ating atsal, nag-start na magbulaklak o. Oh. Resulta po ito ng ni-spray ko na foliar fertilizer yung seaweeds. Yan, no? Ang dami niyang bulaklak. Yan po. Ito yung ating talong. Bulaklak na din siya. At ito yung green up ko po na ano. Yan, no? Sa video ko kamatis okay pa naman siya, buhay pa naman. Sana makasurvive. Ito naman guys yung ating guyabano. Ayan, minarkot ko din po ito eh. Kasabay po nitong aking markot na pomelo. Yan. Okay na siya. Nagkaano na din po yung kanyang dahon. Oh. May bago ng talbos. Ibig sabihin, buhay na talaga siya. Buhay na po itong minarkot natin na pomelo. Yan. Pagka yung marami ng dahon yan, ililipat ko na ulit sa talagang permanente niya na pot. So, ayan mga ka-garden, hanggang dito na lamang po yung update ko dito sa aking mga tanim sa aking garden. Hanggang sa susunod pong muli, kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo sa aking channel. Bye! Ingat tayong lahat! Thanks for watching!